Oh, ayun, what's up mga buddy? Ngayon, kita nyo naman, noodles. Pag napanood nito, hindi na kayo basta kakain ng noodles. Hindi na basta noodles lang. Ah, diretso na tayo. Sundin lang po ang instruction na nakalagay sa pakete ng noodles kung ano ang tamang measurement ng tubig. Pag gumulo na, ilagay na ang ating noodles. At huwag po natin hayaang ma-overcook. Hanguin na po kaagad kapag maghihiwa-hiwalay na. Sabay isalin sa kung saan mo man gusto i-plating, sa mangkok or sa malalim na lagayan. Tapos set aside na natin. At gagawin na natin ang ating mixture. May nakahanda na tayong beaten egg. Tapos lagyan natin ng konting toyo para magkaroon naman ng lasa at saka pangdagdag sa kulay niya. Tapos magagad tayo ng luya. Huwag masyadong maraming luya para hindi siya ma-overpower. Tapos bawang. Same lang din ang amount ng luya na ilalagay natin para hindi siya matapang sa panlasa. Baka ma-overpower ng bawang. Tapos maglagay ng sesame oil. Since wala akong sesame oil, meron akong chili garlic oil. Ayun, pwede na yun. Kung ano meron sa bahay. At okay na ang ating mixture. Ihalo na natin sa sabaw ng ating pinagpakuluan ng noodles. Tapos haluin ng mabuti. At pagkatapos ay ibuhos na natin ang ating sabaw doon sa ating nakaplato na noodles. At maglagay na tayo ng garnish at iba pang sahog. Kung meron kayong repolyo, pwede rin palagi ng repolyo. Kung merong spring onion, pwede rin po. Pero ginamit ko scallion. And proceed na tayo dun sa next natin na flavor. Ayan, same procedure ulit. Tulad ng naunang procedure natin kanina. Pero mas konti yung tubig niya kasi maglalagay tayo ng gata. Maglagay tayo ng curry powder. Kung meron kayong red curry powder, mas maganda. Coconut milk. Ayan, pang pa-creamy ng ating sabaw. Mas masarap yan. Maglagay tayo ng konting tubig. At maglagay ulit ng itlog na nakabati na. Halo-haloin lang ang ating mixture para mag-incorporate siya sa mga kanya-kanya ng mga lasa. And kapag nahalo na, magdagdag tayo ng toyo. At maghiwa tayo ng sili para may anghang. Bagay yan sa curry powder. Tapos ganun uli, magagad ng bawang at luya. Huwag po masyadong marami para hindi ma-overpower. Kailangan may ibabaw pa rin lasa ng mixture natin at yung noodles. Yung stock niya. At ihalo na ang ating stock na pinagpakaluan ng noodles. At ayan na ang ating mixture. Haluin lang natin ng mabuti. At pagkatapos ay ibuhos na natin doon sa noodles na nakalagay sa mangkok or saan mo nyo man gusto i-plato. At ayan na. Tapos magdagdag tayo ng mga garnish. Since may sili naman siya, so lagyan natin ng sili. Or kayo kung anong gusto nyo. Gusto nyo ipang sahog, carrots, or repolyo, o ano pang mga gulay-gulay na mas maganda tingnan. Hindi na siya magmukhang ordinaryong noodles na lang. Di ba? Kita nyo naman, meron na kayong ramen sa halagang 7 pesos lang. At syempre, di mawawala ang ating soft-boiled egg na may kulay na, di ba? Napakasarap tingnan.
runny pa yung loob. Ganun makikita niyo sa mga ramen, di ba? Pag bumili kayo sa mga restaurant, ganun yung mga nilalagay na itlog. Ayuda niyo, naging ramen pa, di ba? San ka pa? Ba't ka pa bibili ng mga 100 or 100 plus? Eh, ayuda mo, eh, pwede mo naman palang gawin ganyan. Lahat ng ginamit dyan, available naman natin sa bahay nyo yan. Kahit sa mga kapitbahay nyo na nagtitinda dyan ng gulay-gulay, meron yan. At ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung itlog na yan. Yan. May ramen ka na. Sa paggawa ng itlog, pagkakulo ng tubig, saka pa ilagay yung itlog. Tapos halo-haloin mo. Pagulong-gulongan mo yung itlog doon sa kumkulong tubig ng mga isang minuto. Tapos hanggang 6 minutes lang po yung pagpapakulo ng itlog. At maghanda na kayo ng ice water, tubig na may yelo para ma-stop yung cooking time niya doon sa itlog para hindi siya ma-overcook. And kapag okay na, timplahan mo na. Yung sakto lang na malubrob siya. Ayan, tubig na yung ginawa ko is 2 cup. Isang cup naman is 240 ml. So kayo kung anong pwede nyong damihan ng konti para mas malubog yung itlog nyo. Kung magkusin mas makatipid kayo, tubig lang tsaka tuyo, pwede na yun para pampakulay lang. Pero ang ginamit ko is tubig, tapos tuyo. 1 cup din na tuyo. Eh hanggang dyan lang, eh di, hindi ko na pinuno. Wala na eh. Pero pwede na yan, magkukulay na yan, tsaka lalasa yan. And suka, nasa mga 2 tablespoons ng suka. Nasa inyo yan, kung nilagyan suka, okay lang. Pero kung i-imbak nyo, mas maganda may suka. Tsaka yan, lagi ko na alak. Dahil nakakatulong yung alak na mag-penetrate ng lasa sa itlog. At ayan na. O diba, hindi na magiging boring tingnan yung ayuda mo. Para ka lang nasa restaurant habang naka-ECQ ka. Dahil sa ayuda mong noodles eh, napasarap pa yung kain mo. So ayun na, natapos na yung simpleng noodles natin. Ito na yung kinalabasan. Kung bibili ka sa mga restaurant, siguro pinakamura is $100 dito. Pero yung noodles mo, yung ayuda mo na nakuha, magagawa mong pasarapin, pagandahin, di ba? Huwag tayo makontento sa mga bagay na simple-simple lang. Pinay tayo eh, maparaan. Tikiman na! Sa normal lang ng noodles. So, hanggang doon na lang sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe naman po. At pa-share na rin ang video kung nagustuhan niyo itong ginawa ko. Maraming salamat po.